taas po. Naka-clap po, sabi mo na. Ito talaga, nasa tamang parking talaga. Oo. Hindi siya makapasok kasi nakabalagbag po. Ah, ito. So, ang parada niya dapat talaga na ganun to. Okay. So, hindi siya makaparada ng maayos kasi nakabalagbag. Kasi araw-araw kasi, yung nagsasak talagang nagbabahit sa akin, nakikita nila may tigil tayo. Kasi araw-araw pinalagay ko sa dashboard. Na kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papadyo TV! Sabi niyo, location natin Maria Clara, corner de Masalang. Dito isang Toyota Avanza. Dito nga, nakita natin yung pirata ng Avanza. Kasi meron pa nga ginagawa rito, may hukay pa ng Maynilad. Room number 2375. At kung paparada tayo, diyan po sa may Dos Castillas, yung kanto na yan, lapit ng mga ilang hakbang lang po yan. Sacrifice lang tayo ng konti. At para maiparada natin ng maayos yung ating sasakyan. Tataas po. Nakaklap po, sabi mo nakaklap. Si ate, very concerned si ate. Nasa taas lang daw, kumakain lang daw, antayin daw. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Santander Street Corner, Tapitan. Dito naman yung Innova. Dito rin, sa kahabaan ng Santander, pay parking, secondary road. Dito hindi po nagkaklam yung clamping team. Pero wag po tayo paparada ng street corner. Ito, may club na 23-13. Dito po kasi kasama po dyan sa ini-issue na notice, kasama po yung violation na street corner. Paparada tayo, makipag-ugnaya po tayo sa mga parking attendant. Tiyak po ito, walang parking ticket. Ayan, walang parking ticket. So dito, alam na rin ng PA na hindi ini-issue ng ticket. At kung sakali man ni-issue niya at pinuwanan ng may-ari yung sasakyan, silang dalawa na po mag-uusap dyan. Ito, meron na rin pong notice. Tuloy na po tayo. Location natin, Karikada Corner, Rizal Avenue. At dito na may isang Nissan Navara. Dito kung makikita natin pinaradahan nito, nasa bangketa. At ito, meron na rin account number 0024. Okay, saka yung isang sasakyan pa rito, puntaan natin. Saka nakalam pa. Isang Toyota Fortuner. 23-27. At ito, wala rin driver. So, dalawa na yung naklam dito. Isang Navara saka isang Fortuner. Dito nga no, malapit sa hospital dito, San Lazaro Hospital. Dito rin sa kahabaan ng karikada, makikita natin na maraming mga obstruction. So yun nga, dapat gumalaw na talaga ang clearing operation dito para malinis din yung mga nasa bangketa. Kasi hindi lang naman po yung mga sasakyan ng mga naka-obstruct dito, gaya ng mga nagtitinda rito, mga tricycle at saka mga motor. So yun nga, ang priority kasi dito ng clamping, ang main jurisdiction nila is sasakyan lang talaga, four wheels. So kung marami man tayo nakikitang mga naka-obstruct dito, at pag may nakita tayong mga taga-ibang department na sila po yung nakakasakot yan, i-coordinate lang po natin at papakita natin yung video. Kasi sa laki rin po ng hawak nila, ini-schedule din po nila yan kung kailan po sila pupunta rito. Okay, may notice na rin. Tuloy na po tayo. Okay,
location natin, Florentino Street, corner Basilio. At dito naman yung isang Mitsubishi L300 from number 0025. So ganito po ang nangyayari pagka nag-o-operation na po ang clamping, hindi pa rin po nila inaalis yung kanilang mga sasakyan na naka-obstruct pa rin dito sa kahabaan ng mabuhay lane. Kaya dito po pagka inabot po yan ng clamping operation at wala pa rin driver, yan matik na po yan. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Craig Street, in between ng Loyola Street at Fajardo Street. At dito isang D-Max. At dito yung pinaradahan niya rito, school zone, dito sa may Aligarda Elementary School. At dito nga meron ng one side parking. Ayan, makikita natin dito lang pwedeng pumarada sa side na to. Ayan. Pero makikita natin bukod tangi siya lang yung nakaparada rito. So pagka ganito naman nakita natin na parang walang nakaparada, tayo lang ang nakaparada rito, at saka eskwelahan to, one side parking pa, eh wag muna po tayong pumarada. Hanap na lang po tayo ng bakating slot dito para dito sa side na to, dito na lang tayo pumarada. Pinapayagan na nga po dito yung one side parking, so dito pa tayo paparada. Kaya dito nabot na nga clamping operation to, kaya naklamp. Okay, ito may notice na rin. Tuloy na po tayo. Location natin, Osipina Street, corner Santo Tomas. At dito naman, ito hindi raw nagbabayad ng parking kasi dito rin sa kahaba ng Osipina Street makikita natin both side pay parking po ito. Pero yun nga, dapat magbayad tayo ng parking. Ito meron na rin akong 23.50. Parang may garahe siya pero hindi ka natin alam kung taga rito siya sa tapat. Pero sana pinasok na lang doon sa loob. Yun naman, pagka meron tayong garahe sa loob, mas maganda na ipasok na lang natin para hindi na rin tayo magbayad ng parking. At the same time, ng PA dito, hindi na tayo i-complain para hindi na po tayo maabalo, hindi na tayo maklamp dito. Okay, tuloy na po tayo. Dito pa rin tayo sa Osipina Street, corner pa rin ng Osipina Opisina 1. Dito na may isang Mirage din, ito hindi rin nagbabayad ng parking. So dito makikita natin yung gold na kulay dilaw na yan, dyan lang pwedeng pumaradan. At ito namang Mirage, kaya naman naklam dahil nga merong pay parking dito, at pay parking tong area na to, hindi naman po rin nagbayad ng parking, kaya naklam dito. Ito meron ng clam number 119. Dito tignan pa natin kung meron pa nga ikaklam dito. So ito yung palabas dito, ito na yung Santo Tomas. Okay, ito naman isang Innova. Itong lugar na to, Josepina 3 Street, corner na ng Santo Tomas Street. At ito, nakaklam na rin. Isang Ford Territory. Ay, yes sir, shout out po. Ingat. Papa Joe sir, Papa Joe TV. Yes sir. So ito yung Ford Territory 2366. Dito makikita natin kasi ito boundary na ng Manila at Quezon City. So makikita natin ito na yung UDMC. Kaya pagka kumaliwa tayo dyan, palabas ng E-Road, papunta ng Welcome Rotonda. So yung mismo yung mga residente rito, no? Sila na mismo yung mga nagko-complain dito.
At yun nga, kaya naklamp tong isang mirage dahil hindi naman po dyan talaga yung tamang paradahan. At yung inover rin dito, eto meron na rin clamp, 002. So tama naman yung pagparada niya, pasok naman siya doon sa guhit. Pero ang problema, hindi naman nagbayad ng parking. At dito rin, isa pang sasakyan dito. Anong Santo Tomas pa rin to? Ito yung isang Kia Rio. Ayan, so chine-check mabuti yan kasi para yung mags makita kung may mga gas-gas at makita ko saan galing kasi minsan may nagre-reklamo may gas-gas na yung clamp nila. So makikita na natin may goma yung clamp. Okay, yung Rio may clamp na 001 Toyota Rush 2369 Hyundai Rion 2321. So dito nga makikita natin yung mga pinaradahan nitong mga naklam. May mga garahe doon sa tapat nila. Ayun nga, sana pinasok na lang nila doon sa loob. At ganoon nga, kung nakapasok naman sa loob yan, hindi na sila kailangan magbayad ng parking. Dahil dito, saka dito yung pagkakaparada nila. Naharangan na rin po yung bangketa. Dapat ang pagparada ganito. Nakapasok ka sa linya. Sir, dalawa lang to. Tong isa hindi. Ba't hindi nakapasok to dito? Ito talaga nasa tamang parking talaga. Oo. Hindi siya makapasok kasi nakabalagbag to. Ah, ito. So, ang parada niya dapat talaga nakaganon to. Okay. Tamang parking talaga. So, hindi siya makaparada ng maayos kasi nakabalagbag. Kaya ginagawa niya ganun na lang. Okay. Pero sana masabihan mo rin na ipaganon yung parada. Araw-araw talaga ang ginagawa niya dito talaga. So bali siguro nauna siya nung dalawa. Kaya naging ganito ang pagkakapara. So makikita natin ito, hindi naklam to. Dahil merong nga ticket to. Pero ang pagkakaparada talaga nito dapat paganito. Ganoon naman ang ginagawa niyang parada ngayon. Kaya nakita natin nabutan na ganito yung pagkakaparada niya. Kasi nablock na nitong kulay pula, no? Kasi posterior kasi ito rin. Mahirap yung sa mobila niya. Kaya hirapan siya mga kapal. So ito naman hindi rin nagbabayad sa'yo? Oo, walang kordilit sa akin. Pero yan ba, alam nila na pay parking dito? Alam nila sir, kasi araw-araw kasi yung nagsato talagang nagbabayad sa akin, nakikita nila may ticket tayo. Kasi araw-araw pinalagay ko sa dashboard kasi kung halimbawa may dumada na diretso lang, makita talaga ng hindi na so basta. Parang ang nangyari in-ignore na lang nila yung parang binaliwala lang nila na kahit pay parking hindi kami magbabayad. So ito to sigurado dito nakatapat to sa yung may-ari nito dito sa tapat sigurado. Ako, yan ako. Okay, sige, maraming salamat. Thank you din po. Wala na. So yun, ganun po yung nangyari ito, kaya yung pagkakaparada nito, nakaganito, nakaharang sa bangketa. So supposed to be dapat, ang linya na yan, dapat ganyan lahat ang pagparada. So yun po yung istorya nun. So halos lahat na nalagyan na ng notice. So dito ngayon tayo sa Santo Tomas, corner ng Josepina, at pumasok din tayo sa Mihoy, Josepina Street. So ulitin natin, yung boundary na po ng Quezon City yan. Hanggang doon lang po yung naklam natin sa Mayport Territory. So paglakpas po ron, hindi na po jurisdiction ng Manila yan. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!